Hello and good morning. Good morning ho sa inyo lahat. Tuesday morning, March 22nd. Kumusta ho kayo mga boss? Kayo ho ba'y nag-aantabay na kung anong sasabihin ho natin ngayong araw? Well, I know that you are. Magandang umaga po sa inyo lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, Negros Oriental! Good morning! Listen carefully, listen up, listen good. Ngayon, sa mga suki ho natin, saan man, kailan man, kahit saan, gamit ang teknolohiya, kung kayo ho'y nasa ibang dagat in the United States and Canada, maraming nga palang sumusubaybay sa atin. Thank you so much for being loyal dito sa programang ito. Well, kami ho'y nagpapasalamat sa inyong pagsusubaybay. Nakikita ho namin sa mga YouTube followers ho namin, ganun din ho sa aming Facebook and some other platform. Kami ho'y napapanood lamang sa eksklusibo sa People's Television Network. Tandaan! Government station ho ang People's Television Network. Wala po akong busal, wala po akong kadena sa liig. Malaya po ako magpahayag sa aking mga sinasabi kung pag-uusapan ay katotohanan, ipagtanggol ang mga taong walang boses, yung niyuyurakan ng karangkarapatan na parang akala mo sila ay mga kumbaga alipin. Kung bastusin, lalaitin, ito yung gusto naming makatapat. Wala kaming pakialam kung sino kayong mga Estas, Hubdas, Barabas, Poncho Pilato. Abay, wala kaming pakialam. Kay congressman kayo, mayor, o gobernador, senador, kahit na sino pa kayo, kapag kayo'y mali, simple lang ho ang aming ginagawa ho rito sa programang ito. Kami po ay napapakinggan sabay ho sa Radyo Pilipinas 738. Radyo Pilipinas 738 and sa aming digital platform ho, yan ho, sa YouTube TV Bitag Official. Yan ho, YouTube TV Bitag Official. Ganon din ho sa aming website. Yan ho, yung aming website, bitagmedia.com. And of course, a Facebook page ho namin, mga bossing. Ngayon, nasishare din ho kami sa isang station ho. Ang station ho yan ay Capital Broadcasting Center. May mga affiliates ho yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, abot ho ng aming broadcast. Kami nagpapasalamat ho sa mga ito ho'y nagsishare ng aming broadcast sa aming palabas. Pwede ho kaming pakinggan or pwede ho kaming panoorin. Of course, may mga videos, so easy for you to follow us. Let's have coffee mga boss muna bago ang lahat. Okay. Oh yeah. Good morning. Coffee's good in the morning. Nilalagay kayo sa tamang estado, hindi kayo... Well, umpisahan na ho natin mga boss. Teknolohiya, technology. Now these days, everybody's saying about digitization or digitalization or digitization, technology. Sa panahon ngayon mga boss, uso ang mga viral video na nagkalat sa social media mga bossing. Salamat sa teknolohiya. Ang teknolohiya niyan ay digital. Yan ay paggamit ng Facebook at paggamit ho, ng hindi lang ho Facebook, pati ho ng Twitter and YouTube. Lahat ho yan. Digital, pati na ho yung Apple TV, Spotify, all the other platforms na pwede ho kayo mamili. Salamat ho sa teknolohiya. At sa teknolohiya na yan, madali ho agad malaman kung ikay abusado. Walang hiya. Talagang nagsisiga-siga. Ang teknolohiya ay magagamit sa kabutihan o kasamaan. Pwede nang isigaw sa muong mundo ang pangyuyurak sa karapatan ni naman sa mga walang boses. Pwede ho agad sa kanisa pamamagitan ng mga videos na yan, pwede agad isigaw. Ipangalandakan sa buong mundo ang kasamaan o kabutihan ng ating tao na nalalagay sa lipunan, either sila'y may posisyon sa gobyerno, na sila'y hinalal, para nang sa ganon, sila ho'y manilbihan. Ngayon, mga boss, ito yung mga sinasabi ho natin kahapon na visual narratives based on what you see in the video is a message. Simple lang ho, what you see is what you get. May iba naman sinasadyang magpa-viral ang video para makilala sila at kami ho, hindi kami nakikialam. Mataas ho yung aming followers and we don't have to do that. As a matter of fact, marami ho ngayon. And thanks for those people who are sharing us and calling our attention. Kapag kami tinag nyo, kikilos agad kami. Mga boss,
Simple lang ho kasi, tagapagtanggol ho kami kapag tinag nyo na kami. Halimbawa, ngayon nga nakikita nyo ngayon, Bita, Galay, Ben, Tulfo, or sino man yan, kami ho, hindi kami bloggers. Traditional media ho kami. And kami ho'y affiliated sa mga media organization, which is a higher, well, I think, responsibility and accountability. May mga batas. And that's the reason why we're here. Sa bitag ho, umaaksyon agad kami tagapagtanggol kapag kami ho'y nilapitan. Ito ho ang problema natin. Kung inyo natatandaan, nag-viral ho ang video. Ito hong video na itong pambubugbog ng isang anak daw ng congressman sa isang subdivision. Ang ginawa ng itong pobreng gwardya, ipinatupad lang ang kanyang tungkulin. Tapat na ginampanan ang kanyang trabaho. At sa kanyang pagaganap ng kanyang trabaho, sa utos ng sinasabing pinagsisilbihan niyang association or subdivision, ako'y sinasaludo sa kanya. Pero kami ho, si Tul Erwin, kakampi na mga inape sa kanyang party list, ACS-CIS. Pagdating sa Kongreso, mga kaukulang batas. Pero pagdating ho sa amin dito, pag nakita ho namin, may kulang. At nakikita ho na dapat timplahin. Hindi lang ho si Tul Erwin, pati may mga isa ho. Ito ho, may nakikipag-ugnayan na sa amin sa ibang, ito'y kikaibigan ho namin na politiko. Kapareho ni, ito ho'y mayor ho ng Valenzuela, na soon sila ho'y nasa Kongreso rin. Ito ho yung mga katuwang ho namin na dapat lumabas yung kaukulang batas, protektahan kung may kulang man, partikular sa mga nangyuyurak ng karapatan nino man. May makikita tayong mga butas, mga boss. Hindi ho kami palabas. Nagagawing storya ang itong mga video at para kumamal na mga views, if not ito ho'y sabihin ho natin mag-viral at kumuha ng maraming mga nanunood, wala ho sa aming yan. Kapag tinag na ho kami sagrado, kayo'y tatayo sa mga taong walang boses. Ito ho, kahapon lumabas na ho sa GMA 7. Matapos ho, sa GMA 7, lumabas na ho yung mukha ng anak ng congressman na ang tinutukoy ho ng gwardiya, ito raw si Kurt Matthew Tevez ng barangay Malabugas, Bayawan City, Negros Oriental. Ipinakita ho nila, base doon ho sa guardhouse, yung video pa, at may audio, na wala ho, ito na yung anak. Ngayon mga boss, kahapon in-interview ho natin mahaba-haba ho rito ho sa aming digital broadcast. Streaming ho live ng aming sa aming hashtag ipabitag mo. Sabi nga ho namin, hindi ho kami balita, kami ho'y tagapagtanggol, kami ho'y mga investigador, kami tumatayo. At kami ho'y hindi po pwedeng aangas-angas kahit sino ka pa. Etong anak daw ng congressman ni si Arnul, ano pangalan nito? Arnie Tevez. Arnulfo Arnie Tevez. I'm calling you out. 3rd District, Negros Oriental. Ipinakita mo kahapon yung angas mo, hindi po pwede sa akin yan. Kung ikay maangas dyan sa lugar mo, mag-angas-angasan ka. Pero kapag ikay naging pinuntahan, tinawagan, magalang, ipinaabot sa iyo, at marami ka mang pinagsasabi, hindi pwedeng umubra sa amin yan. Maswerte ka kahapon, ako'y desente pa, at ipinakita ko sa iyo kung paano respetohin ang iyong pagiging congressman. Ala akong pakialam. So ngayon, bilang ama sa ama, kapag ang anak natin inarereklamo, totoo man o hindi, manindigan tayo at sabihin natin, mag-iimbestiga pa ako, Mr. Tulfo. Yun ang gusto ko sanang marinig. Pero hindi ka pwedeng ipagduduldulan sa bibig mo. Ano naging problema? Kasi kakaring baboy yung mga pinagsasabi mo kahapon. Kaya papalabas namin ngayon para makita ninyo, o GMA 7, nanunod ba kayo? Hindi kami balita. Napalabas yun na dahil nung mapalabas na ni namin dito at talagang tumayo kami, hindi para ipalabas, bagkos ipagtanggol. Hindi para balita, bagkos ipakita. Hindi para balita, sa amin ipakita.
Itong mga walang boses kung paano binabalahura, kaya may tagapagtanggol ho. Ang bitag ho. Sama na natin ho dyan, kakampi ng mga inape, si Tula Erwin. Sa Kongreso, ACCIS. Kaya ikaw, Arnulfo Arnie Tevez, kinigga. Balita ako, siga ka raw, ikaw kayo dyan sa San Negros. Kayong hari-harian dyan, ala akong pakialam sa inyo. Ayaw ko yung tabas ng bibig mo at yung kumbaga hugis ng dila mo na sasabihin mo, political motivated. What the F do we care about your politics dyan sa San Negros? Wala kami sa San Negros, hindi kami interesado sa lugar ninyo dyan. Pero unti-unti na nagdaratingan ang mga sumbong reklamo laban sa inyo sa social media na hindi muna namin papakialaman. Center muna tayo rito. Binigyan ka namin ng pagkakataon, kumatok kami sa iyo. Pakita sa iyo, desente kami, marunong kaming kunan kayo ng pahayag. Para sabihin lamang sa inyo, bilang ama, usapang sa ama't sa ama. Ama sa ama. Hindi si Ben Tulfo ang nakikipag-usap sa iyo. Bilang ama, ipinaabot sa iyo, isa kang ama na inarereklamo, tinutukoy, tinuturo ang anak mo base sa CCTV, reklamo ng gwardiya, pinaluhod! Tinutukan, pinagtatadyakan. Mahaba-habang story ito, kaya lang para sa akin, gusto ko, tinutukan ng baril. Gusto kong malaman kung ang anak mo ay meron ngang LTAP. Mag-iimbestiga kami. Tinutukan niya ng mouse or pocket-sized pistol. Yung anak mo na yan, na nakita sa nanaghamon pa, barilin na kaya kita. Ah, ganon. Kung kayo nakikinig ngayon sa amin, LTAP PNP, ikansela na to. Grave threat para sa amin. Ngayon, sasabihin ng tatay, masyado ka namang, hindi, tinatanong lang namin kasi pag nagkaroon ng baril, hindi pinangangalandakan. Sasabihin ito, disampah yun ang kaso. Lol! Laugh out loud. Ganon ang mga sinasabi ng mga tatay. Hindi ka ubra sa akin. Ngayon, para medyo marinig nyo, ano? O GMA, nude kayo ha? O te, panoorin. Hello, good afternoon, Congressman Arnie Tevez. Magandang hapon. Congressman, si Ben Tulfo, live ho tayo sa People's Television Network, PTV4. Congressman, ina-identify ho ng gwardiya ng subdivision ata na si Kurt Matthew Tevez ng Gulpe kasama yung mga security at nakuha ng CCTV na yung itong nag-viral. Binugbog daw at tinuturo yung anak mo ng bugbog, pinaluhod kasama yung mga security niya. Nung tinangkang hindi papasukin ng gwardiya, pagkatapos bumaba ata yung anak ninyo, ina-identify niya ng gwardiya, sinabi kay ni Court, lalaki sa lalaki, tapos pinagsusuntok na itong gwardiya, sir. Nakaabot ba sa inyo, sir, itong reklamo? Ganito na lang, sir, no? Kung they really see it's my time, kasuhan na lang nila. Kung positive naman yung identification, it can only be solved in court. I don't know why they're trying to hype it up on media. Jeff, I think it's politically motivated. Diba kung anak ko talaga yung nakita nila, di kasuhan nila? Sir, I don't believe na ito'y politically motivated. This is grave oppression and injustice for small people doing their job as a guard. It's not politically motivated. And if it's basically went viral, it's because of the strong video. So, wala ho to sa politika kasi sa Manila ho nangyari eh. Ibig ko sabihin, sir, ganito kasi, no? Umabot na sa amin yung video at lahat. Kung anak ko talaga yun... Well, sir, do you think na anak nyo to o hindi, sir? I never saw the video, sir. I don't do video. Kung nakita nyo hong video, sir, mapa-identify na ho ng gwardiyang anak ninyo tsaka yung other roving guard at tsaka yung homeowners association. Ganito, sir, ha? So I'm sorry, I'm a friend of your brothers also. Ganito lang, ang daming bastos na gwardiya dyan, pero hindi lang ako nagreklamo pa muna because other than being very busy, ilang beses, yung gwardiya ng asosasyon dyan, hindi ko rin naintindihan, parang walang training. Kung sino man yung taong nanuntok, hindi naman ako maniniwalang manununtok yung tao kung walang rason. At kung tingin nila kung sino man yung tao, hindi kasuhan nila, huwag na natin trial by publicity. Ngayon pa lang, sinasabi nyo na, hindi to trial, hindi to politically, hindi to ganun. Ba't natin dinidefensa yung gwardiya? Sir, can I ask a question? Go ahead, sir. So in other words, what you're saying, the means justify the ends. It's okay na gulpihin yung tao kasi mga bastos yung gwardiya. Many times, I don't beat up small people.
Kaya nga kami mga tool for nilalapitan ng mga taong walang kaboses-boses. Ikaw nasa Congress. Kaibigan ko si ano, kaibigan ko si Mon, kaibigan ko yung anak ni Mon, kaibigan ko si Rafi, isa niyo pang kapatid. Ba't ano sa akin lang ganito? Pero ganito, sir, ano, wala naman akong pakialam kung sinong kaibigan mo sa mga tool for, sir. Ibang tool for ako, si Bita. Wala rin akong pakialam, sir. Okay, ganito lang, sir, ano, ganito, sir. Let me finish kasi pinatapos kita. So okay lang, sir, dahil basta sa mga gwardiya, nararapat lang gulpihin ng anak mo. Hindi ko sinasabi na yung anak ko lang gulpihin. Sinasabi ko lang... In-identify ho ng gwardiya, sir. Hindi magkaso siya kung in-identify... Eh, kaya nga, sir. Kaya nga kami lumalapit sa inyo, sir, para sabihin sa inyo, sir, I wanna see kung may accountability ho kayo sa anak ninyo. Parang pagsabihan man lang. Hindi naman kayo ang humaghusga. Wala, tinuturo ho ng gwardiya. Guard, sige, sabihin mo sa tatay ngayon, kausap mo. Ito si Congressman Tevez, sabihin mo. Yan ba si Kurt Matthew nang gulpi sa'yo? Opo, sir, yan po. Ayan, opo daw, yan. Bilang beses niya pa ulit-ulit, tinuturo po. Siya. Would you condone your son? It's not that I condone. I'm not saying that it's my son. All I'm saying, if you accuse people, magkaso kayo. Hindi ka naman huwisa. Sir, ganito lang, sir. Pakinggan mo lang. Siguro pakinggan. You're doing injustice to my son. No, no, sir. You are the one doing injustice to my no, I don't think so. Kaya nga ako lumapit sa'yo, sir, bilang magulang eh. Alam mo kasi, I know what your show is eh. Diba, your show is... trying to help people out. Don't judge right away. No, I'm not judging, sir. Sinitira niyo anak ko. Whoa. I think I'm gonna have to stop you there. Hindi ko sinasabing tinitira. I'm bringing this to the attention, your attention. Iba yung tinitira. Sir, I'm gonna have to terminate this conversation if you don't. Hey, whoa. I'm gonna terminate this conversation. Makinig ka ulit, Arnie Tevez, ano? Wala akong pakialam ko, congressman ka, kung sino kang talpula, ano? Ang punto, hindi namin hinuhusgahan. I'd like you to just make sure, tanungin ang anak mo kung siya nga. Hindi yung sasabihin politically motivated. Nakipagsubukan ka, iba si Bitag. Iba ako, ibahin mo ako. Ang pakialam ko rito, sisiguraduhin ko, kung anak mo nga ba yan, sasabihin mo, oo, hindi. Mas inuna mo pa yung eleksyon eh. Putres na eleksyon na yan. Niloloko mo ata ako eh. Pasiga-siga ka pa. E ano ngayon kung kilala mo si Mon? E ano ngayon kung kilala mo si Rafi? E ano ngayon kung kilala mo si Talpulano, si Estas, si Judas? Wala akong pakialam. Ibahin mong tulfo ako. Ganun lang kasimple. May bayag ako, daladala ko. Ano ngayon? Gagawin mo? Magrareklamo ka? Maraming natatakot sa media para bumangga kahit kanino. Ako, wala akong kinakatakutan basta't nasa tama. Ikaw, pinagtanggol kita. Ano ang sasabihin mo doon sa kay Congressman Arnie Tevez? Ang masasabi ko lang po sa kanya, sir, dapat po huwag pong konsentrin yung anak niya. Pangaralan din kung may mali. Matthew, kung nakikinig ka man ngayon sa akin, ako po yung biktima mo, sir. Kung sana marinig mo to na sana, huwag mo na itong gawin sa ibang tao, lalo na sa mga tulad naming mahihirap. Tinutukan mo pa ako ng baril, tapos ang sabi mo pa, barilin na lang kaya kita. Sa takot ko, nagtago ako sa bodyguard mo. Para just in case na pumutok yung baril mo, sa bodyguard tatama, hindi sa akin. Pero in-advise ka ng mga kasama mo na huwag tago mo yung baril mo, baka makita ka ng mga tao at sa CCTV. Huwag niyong gawin yung mga masasamang gawain niyo para yapakan at yurakan yung mga pagkatao naming mahihirap. Naghahanap buhay kami ng matiwasay at marangal. Tapos gaganunin mo kami. Naghahanap buhay kami para sa pamilya namin na may pakain kami. May taguyod namin yung pamilya namin sa pang-araw-araw. Tapos ngayon, ganun yung ginawa mo sa akin. Ang takot, truma ka ba? Hindi ako makapaghanap buhay ng maayos dahil dito, dahil sa nangyari, dahil sa ginawa mo sa akin. Nawalan ako ng kalayaan para magtrabaho. Dahil namumuo sa akin yung takot. Ako'y nananawagan sa iyo bilang ama na kumaari. Tingnan mo muna ang ginagawa ng anak mo. Huwag kang agad de-defensa na hindi mo nakita sa lugar. Dapat nakikinig ka, magbabalanse ka at sasabihin mo kung ano yung tama ay tama. Kung ano yung mali, mali. Huwag mong ipagkaubaya sa hukuman ang mga mali ng anak mo para tumagal ang kaso. Yan ang sinasabing trabaho ng trapo. O ngayon, kakasaka. O ngayon, kakasaka pa. Usapang siga kanina, ama sa ama, ngayon siga ka.
binibigyan kita ng pagkakataon tawagan mo ako kasi baka sasabihin mo na naman. Mm-hmm. Pwede kang tumawag ngayon. Tatanggapin kong tawag mo ngayon kung nakikinig ka, Arnie Teves. Alam mo, telepono namin. Nag-aantay ako ng kasagutan mo. Bibigyan kita ng patas at parehas. Nabigyang marinig ko ulit yung sinasabi mo. Suplahin mo ako. Murahin mo ako, pero huwag ka magkakamali. Huwag ka magkakamali. Wala ka sa Negros. Wala kaming pakialam kung sino mga talpulano, mga guns mo roon. Wala kaming pakialam. Ngayon, ang pagiging congressman, pakinggan mo ha. Public office is public trust. Kamtan mo ang tiwala ng mga taong malal sa inyo. Hindi sa pangalan na kukuha yan. Kung sana ang sinagot mo sa akin kahapon ay, sige, Mr. Tulfo, gagawin ko, i-review ko yan, tatawagin kong anak ko, pag siya talaga yan. Abay, gagawin ko kung ano yung nararapat bilang ama. Hindi ko kukonsentihin. Hindi. You start lawyering. We didn't come to accuse your son, rather bring to your attention, father to a father. Ang tanong lang yan, kinukonsinti mo ba? Kinukundina mo? Kung yan ang anak mo, anong gagawin mo? Binibigay siya yung pagkarapatan. Ikaw naman, itong pisot na to. Kurt, nakinig ka. Gumawa ka ngayon, nakita ka pa ngayon doon sa palabas sa subdivision, nakita mukha mo, nagsasalita ka. Nananawagan ho kami ngayon sa kami ho'y mag-iimbestiga at alamin kung ito nga si Kurt ay license or the license to possess firearms or LTAP. Kasi kung meron man, kinakailan matanggalan to at kinakailan may grave threat na rito. May testigo na rito. Makikita siguro sa CCTV. Kawawa naman yung gwardiya. Oh, para sa doon sa mga sasabi, replay daw to. Eh, hindi kami replay. Oh, kakausapin natin ngayon si Jomar para maintindihan ninyo sa linya ng telepono. Magandang umaga sa iyo, Jomar Pajares. Magandang umaga po, sir. Okay. Tanong, ikaw ba'y natatakot pa o wala na yung takot mo kaya kita nilalagay para i-demyth, tanggalin yung kamandag at takot nito mga mapang-abuso mga politiko kung sino man ito, mga Estas, Judas, or sino man sila. Natanggal ko ba ang takot mo? Na medyo may takot pa rin, sir. Nakabalikan din po ako. Anong gagawin mo? Para anong gusto mong gawin ko para matanggal ang takot mo? Ayun po. Kasuhan natin para hindi na maulit yung mga pangyayari nito, hindi lang po sa akin, baka maulit rin po sa ibang tao. Tama ka. Yan ay kung gusto na lang korte, gagawin namin lahat. Kukunin namin sa barangay, sa homeowners association, sa police, medical, meron kaming abogadong tutulong sa inyo. Ang mga ganitong klaseng mga pang-aabuso, hindi dapat at hindi nararapat o walang karapatan ng sino man. Gagamitin ang larangan ng politika kasi yan, dapat sila ay mga mambabatas o ito namang anak nitong si Congressman Teves, yan, magkaama na yan, dapat nag-uusap na yan. Kasi kung ako yan at anak ko, tatadyakan ko agad ang anak ko sa lalamunan. Iba ako bilang ama, hindi ako konsentidor. May mga anak na kumakasal sa tatay, hinahamon ng suntukan, hindi po pwede mangyari yan. May balita ata ako ng isang anak yan, sisiga-siga, junior daw. Pagka the third ata na hinahamon daw ng suntukan yung junior. Narinig ko yun eh. Kung ako yan eh, baka may kalalagyan yung putok sa buhong pendeho na yan eh. Ngayon, iba yun. Kilala ko yun. Kami na lang mag-uusap doon. Pero para sa'yo, ganito lang. Huwag ka matakot. Kung ikay sasabihin mo natatakot ka, ginawa ko nung araw to na binangga ko yung isang mayor. Nung kami nasa T3 pa, ginulpin niya yung guardian subdivision namin na awa ko. Apo. Ginawa pa nung mayor na yon sa Mindanao, pumunta sa bahay ko, nagpadala ng security. Hinaamon ko na agad, sabihin ko, puntahan kita sa bahay mo. Dahil bahay niya at bahay ko magkarating subdivision lang. E bandang huli, umatras. Kinuha ko yung gwardiya. Inilagay ko sa pangangalaga ko, 3 buwan. Bandang huli, ang gwardiya lang umalis at sa anumang kadahilalan. Wala. Kung gusto mong na para ikay nakakasiguro, bibigyan kita ng trabaho at maging kabilang sa mga security ko at dito sa parting to, walang pwedeng gumalaw sa'yo at pag nag-cross yung landas ng security niya, security namin, alam na namin gawin. Ang mga security ko, mga ex-special forces, hindi basta-bastang kinukuha sa tabi-tabi. Ito yung mga sinasabing kapag kami talagang inenkwentro,
Di kami mag-aato biling ida pagtanggol ang sarili namin. Alam namin ang clear and present danger. Kung ikay magiging kabahagi ng aming security, eh kahit dito lang sa tanggapan namin, okay ka na. Para lang ipakita sa'yo, hindi ka namin papabayaan. Sige naman lalapit sa amin mga tool for barriers, handa rin tumulong dito, pati si Tuleruin. Kaya, uulitin ko, ikaw ba, kung gusto mo ng trabaho at gusto mong lumipat sa amin, balita ko, hindi ka raw pinabayaan ng inyong association, hindi ka raw pinabayaan ng mga kapwa-gwardya. Sila ba'y, nung maruni, napanood nila kahapon sa ating broadcast, sila ba'y tumawag sa'yo? Ano sinabi nila sa'yo nung narinig nila na i-broadcast ka na namin, ilantad na namin ang pangalan, tsaka palang naglanta rin ang pangalan sa balita nung hindi namin, nung nilantad na, anong ginawa nila sa'yo? Sila ba'y nagpapasalamat sa'yo, natuwa, or nabuisit sa'yo? Opo, sir. Nagpasalamat din po sila tapos nangumusta kung okay lang po ako. Ayun naman importante. Sila ay nakikipagsimpatsya. Ito ba'y mga kasama mo ring gwardya? Opo, sir. Ganun din po yung mga kasama kong gwardya. Kami ho'y bukas ang aming mga pintuan pagdating ho rito, particular sa bitag pambansang sumbungan, tagapagtanggol ng mga inape. Meron din kaming katuwang, si Tula Erwin, kakampi ng mga inape. Pagdating sa Kongreso, itong party na pag-aaralan namin kung ano pa magagawa namin sa buhay ng mga gwardya, ipapasa namin to kay Tula Erwin. Pero in the meantime, handa kaming harapin at sa parting to, ano pang gusto mong mangyari alang-alang sa iyo? May pagtatanggol ka namin, poprotektahan ka namin, di ka namin papabayaan. Anong gusto mo? Sabihin mo ngayon. Yung ano ko lang po, sir, yung may as of now po, hanggat inaasikaso po yung kaso, for security lang po na sa akin po, pati rin po sa pamilya ko. Ay, lilipat kita rito sa amin. Walang sino man ang gagalaw sa'yo. Kapag ginalaw ka na, gyera na to, hindi ako nagbibiro. Nakikinig ka ba, Congressman Teves? Subukan mo galawin to. Magtutuos tayo. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagsisiga-sigaan. Talagang bit-bit kong bayag ko. Ikaw, ano, kakasa ka pa? Eh, total, naghamunan na tayo. Dami mong sinasabing sat-sat. O, nag-aantay ako sa'yo. Excuse me, nagra-ring ba telepono natin dyan? O, Kong Perez, o Congressman Teves, Arnie Teves, Arnulfo, kinig ka. May karapatan kang tumawag. Gusto mo mamaya sa aming live stream ulit. Bibigyan kita ng pagkakatong sagutin. Ayo, hindi ka makuha sa usapang ama sa ama. Di kuha na tayo, lalaki sa lalaki. Ganun na lang, usapang lalaki, usapang bruskuhan. At ang ayun ako, binigyan ka ng pagkakataon para sabihin, tingnan mo ang video, baka kasi anak mo yan. Hindi eh, ang dami mong satsat eh. Papakita ka ng angas. Angas ba ka mo? Ito, nakikita mo, totoo. Kahit nasa lansangan. Magkita man tayo, either you shake hands with me or you just ignore me. Do not, pag nagkita tayo sa harap, mag-cross ang landas natin, do not start something because we'll finish it. Ganun lang kasimple. We'll finish it in the conversation. But the other side of that, sabi nga namin, hindi kami natitinag kahit sino. In defense doon sa mga taong maliliit, hindi kami nagsisiga-sigaan. Ito po talagang advocacy ho namin, ipagtanggol ang mga simpleng tao. At para sa iyo, Jomar, huwag ka na matakot. Okay ka na. Cargo ka na namin. Maraming salamat po, sir. Ano uli ang mensahe mo doon? Ulitin mo ang mensahe mo doon sa anak. Na nakita na ang video, na ipinalabas na, na noon mismo, napanood mo kagabi yun sa GMA, hindi ba? Apo. Alright. Anong nakita mo? May audio pa, hindi ba? Sa guardhouse, hindi ba? Opo, sir. Anong gusto mong sabihin ngayon kay Kurt Matthew Teves? Diretsuhin mo na siya habang nakikinig siya at para nang sa ganun, huwag na siya magtaguro sa saluwal ng tatay niya. Sige, sabihin mong gusto mong sabihin. Opo. Ang masasabi ko lang sa iyo, Sir Kurt Teves, sana harapin mo po kung ano po yung reklamong inaano ko sa iyo. Nang matapos na to at nang maging maayos na rin yung bawat isa sa atin. At kung ano man po yung maging kausang kaukulang batas na ipatong sa iyo, sana'y tanggapin mo. Dahil nararapat lamang sa mga katulad mo na mapang-apil sa mga katulad naming mahirap. Hanggat hindi ka na didisiplina sa sarili mo mula sa batas at sa kulang
paratang sa'yo. Marami pang magiging biktima na katulad namin may hirap sa katulad yung mga mayayaman. Maging bukas loob sana kayo sa mga katulad namin may hirap. Na imbis na tumulong, kami pa ay yung niyuyurakan niyo pa yung mga pagkatao namin. Nagtatrabaho lang naman kami ng maayos. Ginagawa lang namin kung anong trabaho namin para maitawid namin yung pamilya namin sa gutom sa pang-araw-araw. Okay, ganito na lang, Jomar. Narinig na namin ang sinabi mo. Sana tablan tong si magpakalalaki ka, Kurt Matthew. Kayong dalawang mga ama, kayong mag-ama, imbitado ko kayo rito sa studio ko. Walang problema, di imbitahin niyo ako sa kongreso. Kung ikay mahahalal pa, sana. Okay, Jomar, cargo ka na namin. Mag-uusap tayo pagkatapos nito. Huwag ka mag-alala, protektado ka namin, okay? Opo, sir. Opo. Maraming salamat po, sir. Walang anuman. Nag-iisang pambansang sumbungan dito ho sa hashtag ipabitag mo sa Bitag Live. E talagang pinanindigan ho namin. Tatayo ho kami, ilalaban ho namin, itatabla ho namin. Hindi kami nagpapahiya. Ginagamit lang ho namin ang responsibilidad ho namin na ipakita ho sa tao na meron ho talagang dapat kaukulang batas para sa mga taong mahihirap. Kasi pag ginamit mong batas, magdemanda na kayo. Hinahamon pa. Matakin nyo gagamitin ang batas, gagamitin ang korte para tumagal. Lintik na mga ugaling trapo to. Ganun lang kasimple. Pag mayaman ka, sige, demanda mo ako. Kung sakaling totoo yan, demanda mo ako. Sundutin ko nga lang nalang yun. Di mo sa akin sa harap-harap yan, kung ewan natin. Patay ang camera. Wala ka mamaya, sub-sub ka na dyan sa kinatatayuan mo. Iba. Iba si Ben. Iba si Tul Erwin. Iba. Iba. Hindi kami nagtatapang-tapangan. Bit-bit ko. Ako si Ben. Bayag ko. Kahit saan. Kailanman. Ganun kasimple. Ipagtanggol ang mga taong mahihina. Inaape. Ganun lang kasimple. Well, tulad na itong sinasabi ni Tul Erwin, pakinggan. Napakinggan nyo na ba ang daing na mga api? Hindi nyo talaga sila maririnig dahil walang boses sa mga kapuspalad. Sa Kongreso, AKCIS ang lumalaban para sa mga sinaktan at niloko. AKCIS ang boses ng mga api! Sige Tol, bahala ka ron sa grupo ninyo dyan sa Kongreso. Total, makita mo si Tevez, pagsabihan mo na lang. Ako rito sa ibaba, sa lansangan, kahit saan. Simple lang. Alam niyo ho kasi, nakita niyo kanina anong katotohanan ng isang tao, mapapaiyak, magsasabi siya kung ano yung kanilang nararamdaman. Gagawa ho sila ng paraan, wala, kung baga malimit kong sabihin, pag isang taong inape mo, niyuraka mong karapatan, binaboy mo, nilapastangan mo, kahit ilang bundok ang kanyang aakyatin. Si Ben Tulfo nagsasabi yan. Kahit na ilang ilog ang kanyang tatawirin, makaabot lang ang sumbong. Marinig ang kanyang hinaing, ipalabas, ilabas ang kanyang sama ng loob at mapakinggan. Hindi lang ho kami nakikinig, pinagtatanggol ho namin. Ang mga totoong tao pag nagsalita, tagus sa puso yan eh. Labas sa kanilang bibig. Makikita mo ang katotohanan doon sa mga taong nagsisinungaling o nagdadrama-drama lang. Nakikita nila. Kaya feel ho namin yan. Ang mga simple totoong tao, kapag nilagay mo na walang script, ilalabas nila ang kanilang kung anong nangyari. Hindi pwedeng kahit na siguro ilagay mo pa sa lie detector test yung pobre. Kaya kami, nananawagan, iimbestiga na ho namin. Kung kayo dyan sa Philippine National Police, sa License to Possess Firearms, LTAP, be ready, pupunta kami dyan, iimbestigahan para makita kung nga ba'y merong license tong mouse or pocket-sized pistol itong si Kurt Matthew. Nilaan ho namin tong programa na ito. At kasalukuy, nag-aantay pa rin kaming tawagan kamit. Alam naman nila kung among telephone number namin. Sa kay Kurt Matthew at sa kay Arnulfo o Arnie, kayong dalawang mag-ama. Gusto nyo,
magdala pa kayo ng bodyguard ninyo at saka abogado nyo rito. I want to see you here in my studio. Ganun lang ako simple. Sandamakmak dalhin nyo. Walang problema. I-interviewin ko kayo. Ganun lang kasimple. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon marinig. Ang ayoko lang kasi na parang bubula rin sa bibig ninyo, parang akala nyo kung ewan. Mga simple totoong tao, di ho sila marunong magsinungaling kapag sinaktan mo iba. Nagbabalik ho ang Bitag Live in the morning. Kami ho'y napapanood sa pamamagitan ng aming digital platform. If you haven't subscribed, subscribe to be notified ho sa aming YouTube TV Bitag Official. Or if not, follow us sa aming Facebook page. Yan ho'y sa aming Bitag Live. And if not, go on and visit and doon ho, panoorin ho mga sa isang platform ho namin ang aming website. Pag-usapan ho natin tong issue na ito, mga boss, ano? Pakinggan niyo man maigi aking sasabihin. Ano itong kalokohan ng mga may agenda na inuudyok ang Commission on Elections na para bagang parusahan ang mga kandidatong hindi dumadalo sa debate? Itong kalokohan na ito. Kung titingnan niyo, these are all narratives or soundbites forced upon by these people behind those who want to suspend a political presidential candidate sa BBM for not attending debates. Ngayon, tatagalogin ko. Okay? Ito'y puro mga kwento or ito'y mga ingay. At pinipilit ho doon sa nitong mga nasa likod na sinasabing suspindihin ang isang hindi umattend at sino mang hindi attend sa debate. Yan ba'y sa ngayong election na ng 2022? What's gonna happen after the next election? Maybe hindi na applicable because may isang tao sila talagang kinasusuklaman kaya gustong ngayon, suspindihin na yan, parusahan na yan. Now, ito ho, ano? Again, inuulit ko, these are all narratives or soundbites forced upon by these people behind those who want to suspend BBM for not attending debates. They're using the Comelecas an entity to sanction, punish, suspend, limit, and then battered someone to submission, either yung Comelec or the person na ayaw mag-attend. They're motivated by anger, jealousy, to suit their own agenda, which is violative of a constitutional right of an individual, not even a politician as of yet, not even a president as of yet. If debate is a requirement or make it mandatory, it must be imposed into someone who chooses not to attend, that's his choice. At the end of the day, it's a choice and consequence. Let the people decide, not the Commission on Elections. Their narratives are only applicable now, I suppose, because BBM didn't attend the Comelec debate. Tagalugin ko, dinaguna ho ba yung inyong mga sinabi ko? Ginagamit ho nila ang Commission on Elections na parusahan, suspindihin, o namang bagay na parang sumuko sa pamamagitan ng pagbobomba ng ganitong klaseng pagsulong. Sila ay yung kanilang siguro ang pinakalayunin dito ay siguro sa sobrang galit at galit na may puot na pagsiselos para lang maitimpla doon sa kanilang agenda, kanilang motibo, yung kanilang kahihinat na gusto mangyari. At kung titingnan mo, abay, paglabag na to sa saligang batas, partikular doon sa sinasabing karapatan ng isang individual. Kung ang debate ay gagawin mong requirement o mandatory at pagkatapos, pagduduldulan mo yan, pagpipilitan mo yan doon sa taong ayaw mag-attend, eh kung sino man yung ayaw mag-attend, kung sino man yan, eh yan ang gusto niya. But at the end of the day, yung kanyang kagustuhan, merong kahihinatnan. Choice and consequence. Hayaan na natin yung boboto ang magdedesisyon. Hindi yung Commission on Election binibigyan ng konsumisyon. Yung mga kwento or narratives, siguro aplikable lang yan kasalukuyan sa eleksyong 2022. Eh pagkatapos niyan, susunod na presidente, gagamitin kaya yan? Well, pakinggan ho itong bagong commissioner na si George Garcia sa Mercules.
pag-uusapan po namin ano pa bang pwedeng ipatupad na sanction na medyo mas mabigat na hindi naman nagva-violate sa mga umiiral na batas natin at karapatan ng mga kandidato. Wala na kayong magagawa. Hayaan nyo na lang yung tao. Kasi kung kayo'y gagamitin at magpapagamit sa kagustuhan itong mga taong nandoon nakatagumpot at galit sa kanilang naratibo or kanilang mga kinikwento na may motibo na para ang dating abay sumuko sa siguro sa pagiging kakulitan nila, kinukulit na kinukulit na kinukulit na kinukulit hanggang sumuko. At sige na nga, parusahan na natin. Wow. Ha! Dig. Tarant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 
later. Adios.